ako to si Sixon Kulyamat, nagpuyo din sa numero 16 sa Nayan. Subay sa ako ang nakita, gikan pag-abot din sa mga kasundaluhan sa 30SF. Kita na ako nga wala sila gihimo ang mga violation. Gani, nitabang sila maka kuha ng tubig sa mining area. Gihimo ang dam para sa tubig. Tapos, sa mga nga bahin, taga dinhi, pasalamat ni nga naadiri ang presensya sa kasundaluhan para matabangan mi sa amo ang mga panginahanglan, labi na sa karsada, kuryente, uban pang mga problema na mo din sa komunidad. Sa mga uban nga mga hangtod karon na wala pa matubag sa gobyerno, parang manghinaot mi nga matabangan mi sa mga kasundaluhan kasulbad ng mga problema na din sa komunidad. So, sa pagkakaroon nga kahimtang, inoon, sa ipakita nga gawi sa mga kasundaluhan, okay man inoon, wala may mga negatibo nga resulta. So, kana nga mo ang ipasalamat sa tikas na bahay. Ang mo na lang sa pagkakaroon nga manghinaot mi, nga matabangan mi sa mga sundalo nga maabot diri sa amua ang karsada ug ang kuryente nga dugay na namin ang problema sa mga tao. Manghinaot mi nga maabot sa mas mapadali maabot dito sa gobyerno, sa local o sa national government nga pinaagi sa kasundaluhan, mas mapadali nga maabot din sa amua ang mga proyekto para sa amo, labi na sa karsada o sa proyekte. At tura siguro, daghan salamat kayo sa panahon na ihatag niyo sa ako ng istorya ko. At tura salamat. Bago ang lahat, gusto ko sanang sabihin magandang umaga sa inyong lahat. Hindi ko lang alam kung maganda nga ba ang umaga o kung may igaganda pa ito. Ako po si Eufemia Kulyamat. Mula sa Surigao del Sur, tumatayong ikatlong nominee ng Bayan Muna Party List. Isang mambabatas, isang lumad, at higit sa lahat, ina ni Jibilin. Nagluluksa ako, sampo ng aking pamilya, sa pagkamatay ng aking bunso. Walang kasimbigat ang aming dalamhati, pero minamarapat kong magsalita sa hearing na ito dahil paulit-ulit na pambabastos at paninira sa aking anak kahit siya ay patay na. Pilit ninyong ginagamit, pilit ginagamit ng nangririgtag ang pagkamatay niya para sa rigtaging sa bayan muna. Sinasabi ng militar, namatay daw ang aking anak sa isang encounter ng mga NPA. At para patutuhanan ang kanilang sinasabi, walang awa nilang pinarada ang bangkay ng aking anak kasama ang di umano'y nasamsam na armas at kagamitan ng NPA. Pinaslang siya, ginawa pang tropyo ng digma para lang magamit sa kanilang paninira sa aming tribo, sa aming pamilya, at sa aming organisasyon. Mahal ko ang aking anak. Hindi ko siya kailanman ikahihiya o ikatatawa. Ako ang nagpasilang sa kanya. Mabait siya. Walang ibang hangad, kundi ang matulungan ang mga lumad laban sa mga nang-aapi sa amin. Hindi siya tanga na madaling madala, lalong hindi tipong na magpapaluko o bulag na susunod. Kaya hindi ko kailanman matanggap ang mga paratang sa kanya na siya ay nalinlang lamang. Hindi madali para sa isang anak, para sa isang ina, na mawalay sa anak
na nagpasyang lumahok sa ibang uri ng pakikibaka. Pero kahit hindi ko ginusto na malagay sa panganib ang aking anak, ako rin ang gumagabay sa kanya mula ng una niyang pagtayo hanggang matuto siyang lumakad at tumakbo. Kaya nagpasya akong igalang ang kanyang personal na desisyon. Hindi ako ang nagtulak sa kanya na lumaban. Hindi rin ang mga organisasyon ang nagtulak sa kanya. Nakagisnan niyang busabos na kalagayan ng mga lumad. Isang palagiang operasyon, military operasyon, ang pagpaslang sa aming kababayan at malubha at patuloy pang lumulubhang kahirapan sa aming lugar. Lumaban siya dahil sa bulok na sistemang ito. Naging rebelde siya. Salamat sa inyong mga naka-uniforme. Kayong mga hindi na nakapaghintay na matapos man lamang ang aming pagluluksa. At gigil na ninyong gamitin ang kanyang pagkamatay para bigyang katwiran ng inyong paninikil sa aming organisasyon. Lilinawin ko lamang, walang kinalaman ang bayan muna sa naging desisyon ng aking anak. Hindi niya siya maaring gamiting ebidensya para tarasaligtagin ng aming organisasyon pagkat personal niyang desisyon ang kanyang sinusunod. Hindi sa akin, lalo't hindi sa bayan muna. Gusto ninyong kundinahin ng bayan muna si Zibling? Hindi po! Intindihin niyo muna ang hirap na pinagdadaanan naming mga lumad sa araw-araw. Ang aking anak ay hindi unang lumad na tumahak sa ganong landas, lalong hindi siya ang huli. Kayo ang mahigit pang nagbubunsod sa kanya na lumaban. Ginawa ninyo ang pagmamalupit sa anak ko. Magtataka ba kayo kung bakit hindi matapos-tapos ang dinudigmaan sa ating bansa? Nanawagan ako sa lahat. Salip na siraan ang anak ko, ang aming pamilya at organisasyon. Bakit hindi natin harapin ang tunay na dahilan kung bakit nasa gitna pa rin tayo ng digmaan dito sa atin? Subukan ninyong bigyang pansin ang kalagayan ng mga mahihirap, lalo na sa mga katutubo. Alamin niyo ang problema ng aming komunidad. Itigil ang pagigipit sa amin. Igalan ninyo ang namatay. Ang aking pagluluksa, ang aming pagluluksa. Sana'y pakinggan ang kapulungan ito. Ang aking hiling bilang isang ina. Ina na hindi na kahit kailanmang magkakapagalik ng kanyang anak. Maraming salamat po.